Malapit na pala yung sahod. Ang araw na ba? Malapit na! 5 araw pa eh. Baby! Mamimili mo na yung damit na gusto ko sa Jennifer. Nakita natin. Promise? Eh, ito. Okay. Hoy, tsaka baby. Manalala mo na pumunta tayong karapan. Kung makita-kita tayo, ano? Case ng iPod. Yung iPod ko, ang pangit na nung case eh. Bibilan mo din ako. Mura lang naman yun, di ba? Sige, sige. 100? 100 ba yun? Parang. Bilan mo ako, ah. Sige, sa sahod. Okay. Bibilas na, anak. Ano ba? Pwede ba din akong bilhin ng things? Please. Kasi sira na yung sapatos ko, di ba? Sige, sige. Yay! Uy, malapit na pala sahod. Okay. Limang araw na lang. Naayos mo na ba yung budget mo? May matitira ba dyan? Kasi parang kailangan ko lang bumili ng bagong case ng phone. Ano naman, dumi-dumi ng dugyot na lang itong case ko. Ako, wala. Saktong-sakto na ako. Ako nga eh, gusto kong bumili ng shoes eh. Kasi, di ba, sira na nga yung shoes ko. Kaso yun nga eh, sakto lang yung ano natin. Siyempre, kailangan nating unahin yung mga bagay-bagay. Okay, hiyaan mo na. Tignan natin sa susunod na sahod, baka may matira. Sana. Sahod na! Oh, ano? Tara, shawin na tayo! Shawin! Di ba gusto mong bilhin yung, ano, yung damit dun sa, ano? Oh, di ka na, tara, bilhin na natin. Songs, baby, yung ano ko, ha? Yung cover ko ng iPad. O, sige, yan, may pambili tayo. Ano pa? Tsaka yung sapatos ko. Ngayon na, di ka na! Kaya, di ka na, di ka! Babe, ito na yung sahod ko. Sakto, nagbabudget na ako. Okay na. Yung pambayad sa bahay, ah. Naniningil na si ate, eh. Oo, oh, sige. Pa. Magkano yung pambayad sa ano, yung sa utang natin doon? Oo, nandito na, nilista ko na rin. Tapos yung ano, yung sa credit card, yung pinang-grocery natin last month. Oo. Oh, due date na nun. Oo, wait na nga. Sorry na, late kasi yung sweldo ko eh. Di, mag-update ko na. Makakairam ka ba? Utang na naman. Lang eh. Alam mo naman, kailangan pa natin magpadala. Sige, sige. Tatanong ko na lang yung office mate ko. Baka meron siya extra. Sige. Sabihin mo, ang susunod na sa akin nabayaran natin. Ha? Okay. Uy, babe, oh. May bago na naman yung iPhone. Grabe talaga yung iPhone. May bago na naman silang review. iPhone XS, 10S pa. Yun. Tsaka may 10R pa nga. Sakto. Gusto mo palitan mo na yung phone mo? Naghahang na yun, di ba? Di ba lang ako? Sa weekend? Oh, sige, sige. Okay. Diba yan? Nagang na naman yung cellphone ko. Sabi ko kasi sa'yo, palitan mo na yan, diba? Kuha na lang tayo ng installment. Eh, nasa budget. Nagdag pa yun sa isipin natin sa bayarin natin every month. Okay lang yun. Gumagana pa naman eh. Bili ka? Bibili mo lahat yan? Bayaran mo na yan. Oh, ano, nakapili ka na? Ganun? Wala ka namang binili. Sale daw sila, pero ang mahal. Ano ba yan? Dami mo namang pinadala. Napadala natin ngayon, 27,737 pesos. Hello, ma. Hello. Kamusta? Nagpadala na pala ako kanina. Sinend ko yung picture sa'yo. So ano lang yun eh, nasa 300 dirhams lang. Around 4,000 lang dyan. Pasensya na ma, yun lang kasi yung ano yung kinaya ngayon eh. So, try ko na lang dagdagan next month. Yan na nga yung mga ilan sa pinagdadaanan ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. And hindi nga porket nasa ibang bansa ka nagtatrabaho is mabibili mo na lahat ng gusto mo. Tama. Karamihan pa nga sa mga OFW ay grabe magtipid para lang makapagpadala ng malaking pera sa Pilipinas. Kaya kaway-kaway sa mga kagaya naming OFW dyan sa iba't ibang panig ng mundo, saludo po kami sa inyo. Alam namin na nakarelate kayo dito sa video na to. Kaya, subscribe na kayo sa channel namin.
hit nyo na yung like button and share nyo na rin tong video na to sa mga friends nyo. Yun lang, salamat sa panonood and kita kayo ulit sa next video. God bless all! Bye! Mabuhay mga OFW!